Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to my cooking video. So for today's video guys, ay back to reality na ako sa aking content, sa aking video. Hindi naman panghabang buhay, kumbaga sa ngayon lang kasi delikado maglabas-labas dahil sa panahon natin ngayon. So for today's video ay magluluto ako ng aming tanghalian na naman. Magluluto ako ng sinigang na hipon. Balik tayo sa realidad ng aking content. So ayan, luto-luto tayo kasi wala tayong ibang ganap sa buhay dahil tapos na din yung birthday ni Akira. So ayan, ito yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong kangkong, sitaw, maraming kamatis, siling berde or siling green na pangsigang, onion or sibuyas, radish or labanos, ang ating maraming okra dahil mahilig ako sa okra, at ang ating hipon. Ang ginagawa ko pala sa hipon guys, pag naglinis ako ng hipon, malalaking hipon siya, ginagawa ko ay tinatanggalan ko siya dito guys, yung sa loob ng ulo, hindi ko alam kung anong tawag yan, basta tinatanggalan ko na lang siya, feeling ko parang bituka siya, di ako sure. Tapos ang ginagawa ko pa dito guys ay binubuhusan ko muna siya ng mainit na tubig bago ko siya ilagay sa kumukulong tubig ng ating sabaw, kasi feeling ko nalalangsahan ako, pero ganun ako magluto ng hipon. Tsaka gagamit din tayo dito guys ng sinigang na tampalok at salt. So yun lang yung ating mga kailangan. So ayan guys, magpakulo na tayo ng tubig. Ilalagay natin ang ating sibuyas, kamatis, yan, kamatis. Maraming kamatis ang ginamit ko guys, para konti na lang ang ilagay nating sinigang na sampalok. Pakpan natin at pakuluin siguro mga 5 minutes para yung kanyang kamatis ay langtang-langta na, talagang lalabas na yung natural na asin. So ayan guys, habang inaantay natin kumulo ang ating sabaw, lalagyan na natin siya ng mainit na tubig. Ibabad lang natin siguro mga 2 minutes. So ayan. Ayan guys, ilagay na natin ang ating sitaw, ang ating okra, ang ating siling berde, at maglagay na din tayo ng asin, at pakuluin lang natin ulit. Tapos ilagay na natin ang ating hipon. Hinuli ko na yung hipon natin guys kasi medyo luto na naman siya, kasi nga nilagyan na natin kanina siya ng mainit na tubig. So hindi na natin siya kailangang matagal pakuluin kasi baka ma-overcook din. Tapos ang ating kangkong. Maraming kangkong para masarap. Mapaw. Pakuluin natin siguro mga ilang minuto lang. So ayan guys, luto na yung ating kangkong. Tsaka ko ilalagay ang ating sinigang sa sampalok para hindi maging makunat yung ating kangkong. Hinuhuli ko siyang ilalagay. Madali ang kuluan lang to. Dahil luto na yung ating gulay. Tikman natin kung tama lang yung ating asim or kulang. Depende yan sa ating timpla. Tamang-tama. So ayan guys, luto na ang ating sinigang na hipon.